Hey guys, Doc Dre here. Sana okay kayong lahat kahit ECQ ngayon. August na, malapit na mag September, October, November, December ulit. Yung August kasi importante sa ophthalmology yan kasi yan yung sight saving month. So pag-usapan natin yung isa nasa headlines ngayon. Si Manny Pacquiao, si pambansang kamao, hindi natuloy yung laban kay Errol Spence kasi si Spence nagka-injury sa mata. Yung retinal tear nga na sinasabi nila. So yun yung pag-uusapan natin ngayon, kung ano yung retinal tear at kung bakit niya kinailangan mag-withdraw dun sa laban. So gamitin natin to para ma-explain natin kung ano yung retinal tear. So ito yung mata natin. Ito yung harap, ito yung likod, tapos yung retina nasa loob. So tanggalin ko lang to ha. So, ito yung retina. Yung orange na yan. Okay? So, yung retina, isa yan sa napaka-importanting bahagi ng mata natin para makakita ng maayos. So, yung retina, kailangan nakalapat yan. Parang carpet. Lapat. Flat. So, pag nagkaroon ng tear, itong retina, yung retina na to, nagkakaroon ng butas. Tapos, yung butas, posibleng pasukan nyo ng tubig. Tapos pag nagka-tubig na doon sa loob ng tear, na-detach na siya. So hindi na siya nakalapat pag naka-detach na siya. So kung na-detach na yung retina, doon na nagkakaroon ng problema. So yung retinal tear na nangyayari dito sa retina, paano ba nakukuha yun? Una-una, pwedeng dahil sa age, no? Kung medyo tumanda na talaga. Pangalawa, kapag mataas yung grado, yung pagiging nearsighted, pwedeng magkaroon ng retinal tear. Kasi pag nearsighted, mahaba yung mata. So, nasi-stretch yung retina. Kapag na-stretch yung retina, pwedeng magkaroon ng tear. Tapos, ito, importante kay Errol Spence, yung trauma doon sa mata. Kapag natatamaan yung mata, pwedeng magkaroon ng tear. Eh, boksingero si Spence eh. So, kasama sa trabaho niya yung siguro, huwag magpatama sa mata. Pero kung magaling yung kalaban niya, pwede matamaan pa rin yung mata niya. So, kapag merong repeated trauma doon sa mata, risk factor yan sa retinal tear. So, nung pre-fight evaluation ni Errol Spence, kinailangan i-check nung doktor yung loob ng mata niya. Chinek yung retina. So, nung chinek yung retina niya, nakita nga na nagkaroon ng tear. So, hindi na siya pinatuloy ng doktor. Bakit? Kasi kapag lumaban si Errol Spence ng may retinal tear dito sa retina niya, tapos napuruhan siya ni Manny, pwedeng tumuloy yung tear na yon na maging retinal detachment. Pag nagkaroon siya ng retinal detachment sa gitna ng laban nila ni Manny, basically, isang mata na lang yung nakakakita niya. Wala nang nakikita yung nagkaroon ng retinal detachment. Pwede makabulag to. So, yung safety ni Errol Spence, yung nasa isip ng doktor, kaya hindi niya pinatuloy yung laban. So, retinal tear, ano bang ginagawa dito? Pwede itong ma-laser, pwedeng ma-freeze, yung tinatawag natin cryotherapy, pero marami rin kasing iba't ibang klaseng tear at kinakailangan natin malaman kung tear ba siya or kung detachment na. At malalaman natin to sa clinic check-up. So, kailangan talaga, importante, yung eye check-up natin. Tapos, kailangan at least once a year bumisita sa eye doctor ninyo. At doon natin may ensure yung eye health nating lahat. So, tandaan, importante ang once a year eye check-up. Kung may tanong kayo, iwan lang ng message dito sa Facebook page ko. Tandaan, ingat pa rin palagi, magpabakuna, at kahit may bakuna na, face mask, face shield pa rin, social distancing importante. Sa susunod, ingat lagi!